Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Mga KP, kagimbal-gimbal po nangyari pong krimen dito po sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Hindi po hinangad po ng mga magulang na ang batang babae po ay matagpuan pong bangkay na. Pero masaklap, ang salarin po sa pagpaslang sa biktima, nasa loob lamang din ho ng tahanan nila. Alamin po natin ito. Ang payapang bayan ng Jaen sa Nueva Ecija, larawan ng isang ligtas at payak na pamayanan. Pero ang kapanatagan ng mga magulang para sa kanilang mga supling, nabahira ng takot. Ika-15 ng Enero taong kasulukuyan, piyesta ng Santo Niño. Habang nagpapatrol yung ating kapulisan sa Barangay Lambakin, Jaen, Nueva Ecija, ay mayroong isang lalaki na pumara sa kanila, nagpakilalang bilang si Florante Eder. At di umano, nakita niya yung kanyang anak-anakan na patay dun sa kanilang bahay. Inabutan namin ito na tantad ng saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at naliligo sa sarili nitong dugo. At ang bata ay nakahandusay sa loob ng kanilang bahay. At ang isa pa naming napansin habang pinuproseso ang crime scene ay ang mga piraso ng basag na bote na aming pinaghihinalaang ipinalo sa ulo ng bata. Dahil ang mga piraso ng bote ay nasa tabi, ang mga bubog ay nagkalat sa ulo ng bata. Kinilalang biktima na si Mary Joy Estrera, 11 taong gulang at nasa 4th na baitang sa elementarya. Sa crime scene, hindi na nakita ng mga pulis ang kutsilyong ginamit ng salarin. Pero base sa otopsiya ng biktima, pinalo ng bote ang ulo ng bata. Nagtamo siya ng 33 saksak sa katawan at muka. Positibo ring hinalay si Mary Joy. Habang kami ay nag-iimbestiga, ay nakakalap kami ng isang mahalagang salaysay na kung saan makakatulong ito ng malaki sa pag-solve ng krimeng ito. Dahil lang isang magsasaka na di umano ay nasa lugar ng mga oras na ng mangyari ang krimen. Bandang alas 9 ng umaga ng January 15 ay mayroon siyang narinig na humihiyaw ng saklolo sa loob ng bahay. Ang magsasakang itinago namin sa pangalang Mang Julio, ang taong huling nakakita kay Florante Eder na siya'y pumasok sa kubong ito bandang alas 8.45 na umaga noong 15 ng Enero. Narinig ko naghihiyaw yung bata, makakalabugan dyan. Si Flora naman umalis. Pamiyago, bumalik siya. Yun, naghihingi na siya ng saklolo. Si Doan nga raw ay pinatay. Wala namang nakita ng ibang pumasok dyan kundi siya lang. Halos kalahating oras ang lumipas na bumalik si Florante sa crime scene at saka lamang daw niya sinabi sa mga kapitbahay na patay na si Mary Joy. Sa sinumpang salaysay naman ng 72 anyos sa si Luz Miranda, isang araw bago mapatay si Mary Joy, nakitulog pa ang bata sa kanila dahil sa takot daw nitong lumagi sa kubong kanilang tinitirhan. Kwento ni Mary Joy kay Aling Luz, minsan na raw kasing pinagtangka ang halayin ng kanilang amain ang kanyang nakatatandang kapatid. Bakit ba ayaw mong umuwi sa inyo? Hapon na ako kasi nun eh. Eh natatakot na ikaw ako sa aming matulog. Bakit ka ako? Kanino ka natatakot? Kasi tito, laging lasing na sa gabi.
ginagalo ka ba? Ako, hindi naman, Eka, kaya lang natatakot na Eka ako at lagi siyang umiinom. Kasi nung gawin sa atin niya yun, nakainom daw yung tito niya. Ang mga salaysay ng kapitbahay laban kay Florante Eder, sapat na para siya'y dakpi ng otoridad. Bagamat tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa crime desk sa kanyang sinumpaang salaysay sa pulisya, inamin niya ang akusasyong minolesa niya noon ng ate ni Mary Joy, pero hindi raw siya ang gumawa ng pagpatay sa biktima. Naharap si Florante Eder sa kasong rape with homicide. Nung mangyaring krimen, wala sa tabi ni Mary Joy ang kanyang ina at nooy namasukang kasambahay sa ibang bayan. Pero ang labis na ikinasasama ng loob ng mga kapatid at kaanak ni Mary Joy, tila ang simpatya pa ng ina ay nasa kanyang kinakasama. Alam mo Ben na para sa mga nanonood ngayon, hindi po namin gusto po i-sensationalize po itong kwento nito. Pero ang hangad po ng Kilos Pronto, Crime Desk, ay gusto lamang hong ma-solve itong kasong ito. At the same time, nahuli na itong si Florante Eber. Pero ang problema lamang ho, alam mo yung misis, parang nandun pa, kumakampi pa sa mister niya. Ako po, misis, mag-isip-isip muna ho kayo, kito yung ginawa ho niyo sa inyong anak. Kawawa. Okay. Alam mo Lex, normally yan ang sinasabi ng ibang mga law enforcers din na makahalintulad ng ganitong kaso. Again, kami ho'y bumubusi na ho sa inyong tahanan na prime time. Sabi nga ni Alex, na yun ho mga videos na graphic as they can, parang news din ho ang presentation ho namin as factual as we can get. Not to sensationalize, let me reiterate that. Kasi baka iba kasi bakit ganun. And anyway, sa may ibang mga palabas ho, ganun din ang ginagawa. Dito ho kasi, ang dapat malaman ng tao, Lex, pag isang anak mong babaeng na ito pa lang, nagdadalaga, iiwan mo sa amain, talaga may mangyayari. Lasein ko, malamang nakadroga pa rin to. Pero matagal na pinagnasahan itong amahin to, yung kanyang dalagita, dahil pinagtangkahan ng unang beses. Yung kanyang ate. So, doon pa lang yung nanay nito na parang pumapanig doon sa kanyang kinakasama kaysa sa anak, may tagas din ng kokote. Kasi doon pala, dapat na iwasan na lang yun. O di naman kaya, wag na lang pauwin doon sa bahay na yun. Kasi may pinagtangkahan din nata, pati yung mga ibang kapatid nito. Tama? So, dito, ayaw pa makipag-usap ng nanay sa ating segment producer, si Burns, na parang nahihiya ata. Or either, talagang gusto na lang tight lip sila, quiet lang. Pero nakakapanlumo to, Ben, dahil nga, ang nakikita natin dito na itong sa mga ganitong krimen po, mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po kapag meron hong mga pamilya ho, tulad nito, stepfather. Yes. Kapag hindi ho niyo kilala masyado, sa nanay ho kayo tumakbo, kausapin yung nanay ninyo. I'm sure sinabi nito sa nanay, pero yung nanay ayaw maniwala. Tama ang ka. Tigas ng kukote ng nanay na ito, kaya ito ang nangyari ho sa kanyang anak. Dapat pati nanay, nilalatigo dyan. Mariusap niya.